Welcome to another video mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon nila tayo ng pagkakataon para sagutin yung inyong mga tanong. Kung nakita nyo mga bro, mayroon tayo ditong stator, pero hindi po ito yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin is patungkol dito. Alam nyo kung ano ito mga bro? Ito yung tinatawag na pulser, trigger, or timing coil, or pick-up coil. So ito po yung mga tawag dito. Okay mga bro, so ayan yung pag-uusapan natin kung paano ba ito gumagana at ang pinaka dulo or ang pinakalundo ng pag-uusapan natin is kung paano natin malalaman kung okay pa ba ito or sira na. Paano natin i-check yan? Ay, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ano mga bro? Siyempre, bago natin umpisahan yan, Bible verse muna tayo. At ang Bible verse natin ngayon araw mga bro ay nakasulat sa Kawikaan 14:31. So ang sabi dito, siyang pumipighati sa dukha ay humahamak sa may lalang sa kanya. Ngunit siyang naawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. Okay mga bro, so ayan yung ating napakalapit na Bible verse. At bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na notification bell para po palagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na i-upload. Okay mga bro, balik tayo. Ay, kita niyo mga bro, ang ganda ng ating background. So nag-import pa tayo. Tuwalya lang 'to mga bro, no. Kulay blue kasi nung last video natin, kulay dilaw, ang pangit pala. So, ayan, mas maganda. Itim sana eh para kita-kita niyo eh, or puti. Pero wala tayong ano eh, kaya blue na lang, okay? So ayun na nga mga bro. Ito 'yung tinatawag na pick-up coil. So napakahalaga nito mga bro sa ating ignition system. Kasi pag sira na ito, kahit okay yung battery nyo, okay yung CDI nyo, okay yung ignition coil nyo, okay yung spark plug nyo, pag sira naman yung ating pulser or trigger coil, hindi mag-i-start yung motor nyo. Okay mga bro? Kasi ito mga bro ay ang nagbibigay ng signal sa CDI para magbigay naman yung CDI papunta sa ating ignition coil ng kuryente. So napakaraming tutorial nito mga bro sa YouTube pero parang hindi ako kumbinsido. Ano? Kasi ginagamit nila dito is this light. So kahit gumamit kayo ng test light, hindi niya kayang pailawin kasi ang lumalabas dito mga bro na voltahe ay hindi naman po 12 volts. Ano mga bro? Gamit ang test light, mga 3 volts or 0.5 volts, pwede. Pwede mga bro, pwede natin gamitin yon. Okay, umpisahan na natin. Bago natin umpisahan, ano ba ang pulser? Ano ba yung pulser coil mga bro? So ang sabi dito, a pulser coil is used for generation of pulse spark to initiate the ignition of a vehicle. The pulser coil, often called pick-up coil or timing coil, is responsible for providing the timing signal to the ignition control box on modern motorcycle with solid-state ignition system. Okay mga bro? So, timing. Pakinggan nyo naman. Kasama siya sa timing. Kasi dapat mga bro, magti-trigger lang siya kapag nasa compression stroke na yung ating mga makina. Kapag wala sa timing, alam nyo naman pag wala sa timing, halimbawa, nagbigay siya ng spark or nag-trigger siya sa CDI, wala pa naman sa timing. So, palyado ang makina nyo. Pwedeng hindi mag-start, pwedeng mamamatay, pwedeng walang hatak. Ano mga bro? Kaya dapat nasa timing talaga siya. So, ngayon, ay itetest natin siya mga bro gamit ang multimeter. Ano? So isisit lang natin ito sa ohms kasi alam nyo naman mayroong resistance. Siya nga pala, bago natin umpisahan, meron tayong mga dry type na pulser, kagaya ng mga wave 125. Yung mga pag sinabing dry type mga bro, hindi siya babad sa langis. So meron naman mga motor na yung stator natin at yung pulser wet or babad siya sa langis. Kagaya ng Rouser 135, STX na Yamaha, mga Krypton Z, ayan, XRM 125. So, yung pulser niya mga bro is nakababad sa langis. Ano mga bro? Tapos, isa pa mga bro, yung pulser po natin ay napakadalang masira. Bibihira po masira yung ating mga pulser or trigger coil. So, ngayon, i-check muna natin mga bro ah. So, isit natin to sa ohms. Kukuha na natin ng resistance. So ano ba yung reading mga bro ng mga dry type na ano? Dry type na mga ignition pulser. So dapat mga bro 110 to 130 ohms. O yung resistance niya na makuha natin.
Yun yung normal, ano mga bro. Set natin to. Yan. So, kung mapapansin nyo, kadalasan yan isang wire, pero meron dalawang wire na kalabas yung negative. Pero, kung mapapansin nyo ito, ano yan? Isang wire lang. Pero itong metal na yan, yan yung negative natin. Okay? Siya nga pala, bago natin umpisahan, yung ating pulser mga bro, mayroong apat na parts lang yan. Okay? So, ang nasa loob nito ay mayroong coil winding. So, mayroon siyang magnetic wire sa loob mga bro. May winding siya. Tapos, mayroong iron core plunger. Ito yon sa gitna. Ayan, yung nasa gitna. Tapos, mayroon siyang magnet. Pansinin nyo mga bro ha. Ayan o. Dumidikit. Ayan o. Diba? So, mayroon siyang magnet. Tapos, mayroon siyang metal bracket. Ito yon. Ayan. Okay, alam na natin yung mga parts niya. Mayroon lang siyang apat na parts. Coil winding, iron core plunger, magnet, tapos metal bracket. Okay, ngayon naman, itest natin. So, gamit ang multi-tester, isip natin sa ohms, sa resistance. Kung naka-analog kayo, sa times 1 nyo lang, no. Tapos, yung negative dito sa metal na bracket, tapos, yung positive dito sa kulay blue. Yan, tik natin yung tester kung ano yung magiging reading niya. Sana nakakita nyo mga bro, no? Ayan. Ayan. Yun. 155 ohms. So, medyo mataas na to mga bro. Magkukos siya ng hard starting. Pero, hindi pa dyan natatapos. Kasi, okay yung resistance niya. Pero, paano nyo naman malalaman kung okay pa yung electric magnetic pulse mga bro? Siya nga pala, yung sa dry type, mga mas maganda dyan, 110 to 130 ohms or yung resistance niya. Tapos sa mga wet or sa mga basa, mga 150 hanggang 200. Okay na okay yun mga bro, yung kanyang resistance. Ngayon, pag mataas na ito masyado, minsan mahirap andarin yung motor. Ano mga bro? Isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi nag-i-start ang motor. Tapos kung bakit mayroong mga backfire yung ating mga motor. Ulitin natin kung ilan. Ulitin natin ha. Yan. Layo pala, malayo. Lapit natin. Yan, so 149. Medyo mataas na rin. Pero gumagana pa naman to mga bro. Okay na okay pa naman to eh. Pwede pa natin gamitin. Ibig sabihin, okay yung resistance niya. Yung winding. Pero hindi pa natin machi-check kung okay yung kanyang electric magnetic pulse niya. So paano ba natin malalaman? So, isi-sit natin to mga bro, ano? Isi-sit natin to sa DC. Yan, isi-sit natin sa DC yan. Ito mga bro, ha, iwan ko lang kung mayroong tutorial na nito sa YouTube. Isi-sit natin sa DC yan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, para malaman natin yung electric magnetic pulse nya. So, kamit ulit natin to dito, sa negative. Tapos, dito sa kulay blue. Yan, ha. Ayan. Nako, hirap idikit. Dito na lang. Ito naman yung kulay blue eh. So, dito ko na lang ilalagay. Yung kulay blue natin. Ayan. Tapos, ito sa negative. Okay? So, kung mapapansin nyo, mga bro, yung ating volts, ayan. O, patay. Or wala. Walang reading. So, para malaman natin kung okay pa yung pitik niya mga bro, ano? Kung okay pa yung kanyang magnetic pulse. So, tapikin nyo lang itong iron core mga bro. Itong plunger, yung nasa gitna ng pulser. So, dapat magkakaroon siya ng reading yung ating tester. So, pag hindi nagkaroon ng reading, sira na yung ating pulser. So, tatapikin lang natin ha. Yan. Diba? 4 volts. Umabot siya ng 4 volts. Isa pa. Yan. Okay? Parang malabo yata. Di nyo yata kita eh. Yan, hawakan natin. Hawakan ako. Kita nyo naman, naka-zero siya. So, tatapikin ko lang to, yung iron core niya. Wait. Kasi mga bro, pag dumidikit yung bakal dito, nagkakaroon ulit siya ng reading, oh. Ayan, oh. Diba? So, pag nakakasend siya na by bakal, lumalapit siya sa bakal, nagkakaroon na siya ng reading. Yan. 3. Oh, tatapik. Oh, 1. Antayin natin mag-zero.
Ayun na. Ayan, zero. So, tatapikin ko, ha. Yun. O, di ba? Umabot siya ng 3 volts. Kaya, mga bro, yung mga nagtuturo dyan na gamit ang test light na 12 volts, siguradong hindi naman totoo yun. Kasi, hindi kayang pailawin ng magnetic pulse nito or electric magnetic pulse yung 12 volts. Kasi, 4 volts lang naman, eh. Ngayon natin malalaman kung ilang volt tayo yung nilalabas niya. Tingnan nyo, ha, yung tester natin, ha. So, 3. Alos 3 lang balls, eh. 4. Ayan, 6. Umabot naman siya ng 6. Kadalasan 3, mga bro, eh. 5. Ayan, 6. Okay? So, ngayon, paano naman, ganun lang, mga bro, yung pag-check, ha, gamit ang multimeter tester. Siyempre, hindi naman lahat tayo ay mayroong mga tester. So, gagamit tayo, mga bro, ng ilaw ng LED. Pero ang gagamitin natin is hindi yung 12 volts. Ayan, meron tayo ditong lighter, mga bro. Yung mga lighter, mayroong mga ilaw-ilaw yan, oh. Ayan, ayun, umilaw nga, eh. Kaso may na yung battery nito. So, ito yung gagamitin natin, mga bro, kasi ito ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa 3 volts lang ito, eh. Kayang-kayang pailawin ito ng ating mga pulser. So, buksan lang natin. Buksan natin, ha. Ito, mga bro, yung proper na pag-check ng pulser. Para malaman nyo kung okay pa ba yung inyong mga pulser. Ayan. So, meron ditong ilaw. Okay? So, merong ilaw. Ito. Ayan. Kita nyo ba? Ito yung ito nga, lagyan nga natin ng flash kung mungliwanag ba. Yan. Okay. Ito yung ilaw na gagamitin natin galing sa lighter. Okay, mga bro, ha? Ito. Ito, mga bro, sabi ko sa inyo, yung blue, tsaka yung blue, tsaka yung negative. So, dyan lang natin ikakabit. Hindi ko nalalagyan ng wire, mga bro, ha? Kasi mahaba na masyado yung video natin, eh. Yan. Okay, mga bro. So, nakakabit na. Dapat, pag tinapi ko to, mga bro, yung iron core natin, yung flange natin, dapat iilaw to. Ngayon, pag hindi umilaw, nakita nyo naman sa tester kanina, gumagana siya, di ba? So, dapat iilaw din siya. Nahirap lang hawakan, mga bro, ay dapat nilagyan natin ng wire pala. Pero kaya yan. O yan. So, papatayin ko muna yung flash para makita natin. Off. Tapos, off. Ayan. So, medyo madilim-dilim na, ha? Medyo madilim na. Ayan, tatapikin ko yung iron core, mga bro. Tingnan nyo yung ilaw. Oh, di ba? Oh. Pansin nyo, mga bro. Nagkakaroon kasi ng kuryente yan, mga bro. Kasi, pag ito dumidikit sa magneto, saka lang siya nagbibigay ng signal sa CDI. Para si CDI naman magbigay ng supply or ng kuryente papunta sa ating ignition coil. Ayan, oh. Kita nyo naman, eh. Gawin nyo ito, mga bro, para malaman nyo kung okay pa ba yung inyong mga pulser. Kasi, baka nagpalit kayo ng pulser, magkano rin kasi ito, palit kayo ng palit, hindi pa naman pala sira. Ayan, oh. Kita nyo naman, umiilaw siya, eh. Ayan. Pero kung gagamit tayo ng test light, mga bro, take note, ha, gagamit tayo ng test light. Kailawin na natin. Madilim, eh. Yan. Nagamit tayo ng test light sa negative tapos dito sa blue. Yan. Gagamit tayo ng test light, ha. Kukutsarain na natin 'ta. Ito 'yung pantatapik natin, mga kahit ano, mga bro, pwede niyo gamitin. Ito at kutsara para may hawakan. Ayan, oh. Ay, hindi pala. Tingnan yung test light, ha, kung kayang ipailawin. Oh, di ba? Kahit anong hampas nyo dito, kahit hampasin nyo ng maso yan, normal martelyo, hindi yan iilaw, mga bro. Kasi nga, ang baba lang ng voltahe na kaya niyang ibigay. Di ba? So, ganun yung tamang pag-check, mga bro. Ayun, mga bro, ha, para magkaroon kayo ng idea kung ano nangyayari dyan, kung paano siya gumagana, kukuha tayo ng magneto. Ayan. So, ito yung magneto natin. Ayan, oh. Kita nyo yan? May mga bakal-bakal na nakausli. Ito, tsaka ito. So, sa iba, isa lang yan. Ito, pang rouser kasi ito, mga bro, eh. Ito yung kanyang, pag tumama ito dito yung pulser natin, dyan siya nagkakaroon ng timing.
Asa na yung pulser natin? Ito. Yan. Pag nagdidikit yan dyan, mga bro. Yan. Di ba? Kasi umiikot to eh. Ito, naka-steady lang. So, tuwing dadaanan niya yan dyan, tsaka siya nagkakaroon ng signal para magbigay sa CDI. Okay, mga bro? So, ganun lang. Kadali yung pag-check ng pulser. Okay? So, ganun lang. At hanggang dito lang yung video natin. Ulitin ko lang. Maraming maraming salamat dun sa nagtanong dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para masagot yung inyong mga tanong. Okay? So, hanggang dito lang. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ride safe at huwag niyong kalimutan manalangin mga bro tuwing magra-rides. At kita-kita ulit tayo sa susunod na video.